guys. Pupunta kami ngayon sa Quiaco. Dahil kapistahan ng ating poong Nazareno, kaya punta tayo doon. Saka first time ko din pumunta. Kaya tara guys, samahan mo kami. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan ang pag-like and subscribe. At pindutin ang notification button para updated sa susunod na mga video ko. Daan ka.
napansin ako sa misa kanina sa 4:30 ng madaling araw. Nagising ako, haleluya na. At binabasa na ni Bishop Pamilyo ang ebanghelyo. Dahil dyan, nakinig na lang ako. Ang napakaganda ng homilya ni Bishop Pamilyo sa araw na ito. At habang kumakain ako ng agahan, si Father Frank Villanueva ba naman ang nag-misa. At napakaganda ng homilya ni Father Frank. At habang naliligo ko para magprepara sa misa ko sa may dapitan, ang nagmimisa naman at bibigyan ng homilya, si Father Hans. Napakaganda ng kanyang homilya. At sa pagbalik ko, galing sa misa sa labas, naririnig ko yung mga tao. Kasi nagtakad po ako mula Incitan Recto hanggang dito sa Quiapo Church, hanggang pagpasa ko yung mga volunteers, yung mga deboto, naririnig ko. At sabi nila, ang ganda ng homilya at nakakaiyak ang homilya ni Father Douglas Badong. Sa grabe ng curiosity ko, kung totoo ba o hindi, pagkatapos sa misa ni Father Douglas, ni-replay ko kaagad sa Facebook. At totoo nga, nakakahiyak nga, napakaganda. Translation na ito ay hindi lang para sa ating mga taga-Quiapo, mga taga-Metro Manila, hindi lang sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang devotion na ito ay pinapanood na, sinusubaybayan na, sinasaksihan na ng lahat na naniniwala at nananampalataya sa Diyos sa buong mundo. At ipinakita natin sa pinagpalang araw na ito ang isang aspeto ng pagdedebosyon sa Senyor. At yan ang pagdadasal ng maintim, pagninilay na mataintim, at pagtitingala sa buong Hesus Nazareno tulad ng sabi ng ating mga pagbasa sa mga pinagpalang araw ngayon. Para magpasalamat sa lahat ng biyaya, grasya, pagpapala, bendisyon na patuloy niyang binibigay sa ating lahat at patuloy natin hinihiling sa Kanya sa pagbukas ng bagong taon. Sa mga nakalipas na taon, yan ang pinakita natin sa buong mundo. Hindi mahulugan na karayong sa dami ng tao. Pero sa pinagpalang araw na ito, sa uulitin, pinakita natin sa buong mundo kung paano ba magmahal sa Diyos at kung paano ba magmahal sa kapwa-tao na walang takot sa COVID-19. Pinakita natin yan, mga kapanalig, sa buong mundo na tuloy pa rin ang translasyon, tuloy pa rin ang milyong-milyong deboto na pumupunta dito sa lugar na ito at sa live streaming. 5 times 5 ata ngayon ang viewing kumpara sa mga ordinaryo namin mga misa, 5 times 5 kung hindi ako magkamali. At pinakita natin yan na lahat tayo patuloy na may pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. At dahil sa mga sakripisyo natin na face mask, face shield, social distancing, pinakita natin sa mundo na tayong mga deboto,
may pag-ibig din sa kapwa-tao. At yan ang patunay na tunay tayo na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo po ang lahat. Lahat tayo sumasampalataya ho sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na magpuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukong sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos. Ang ating itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa, bilang alaala ng mga hirap ng manalako, ay magdulot sa ating ng wagas na pagmamahal, manalako tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang pangatpanalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa inyo, Mami, sa isip, wika at gawa. 100 lang po yan, Mami. Ay makamit ang ating kahitina. Sa kahoy na krus, itinangahan ang pagkabuhay sa punong kahoy na daig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig na masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisingawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, tinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin,
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gulitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alahala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinahali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Broderick na aming nagamangasiwa at ng Tanang Kapareha. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at mangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng karangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jesus Nazareno at matagal-tagal na rin natin hindi naaawit ang Ama namin sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, ang
sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at inayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananapigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ihulog lamang po ito sa box ng sa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po kayo sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa lambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian. Sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ulitin sa pinagpalang araw na ito sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, pagpatuloy sana natin ang pagninilay sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng teknolohiya, sa pamamagitan ng pag-replay ng mga homilya ng mga kapatid kumpare na nagmisa na nanauna sa akin. Napakinggan mo rin yung kay Father Danichi na misa, Father Selva, Father Paul Medina, Father Robin Custodio at si Father Arnel Calata. Napakaganda! Marami talaga kayong mapupulot na aral na yakang-yaka para sa ating mga deboto at yakang-yaka para sa bagong taon. At marami pong susunod na mga pari. At sa ulitin, sa pagkakataon na ito, sa pinagpalang araw na ito, pinakita natin sa buong mundo na tuloy pa rin ang selebrasyon ng traslasyon kahit walang prosesyon. Tataas ang mga balahibo ninyo, maaantig ang inyong mga puso pag nakita nyo mamaya sa balita, sa live streaming, sa Facebook, sa buong mundo na dumagsa pa rin ang milyon-milyong deboto na may pag-ibig sa Diyos, ngunit halatang-halatang may pag-ibig sa kapwa sapagkat sumunod sa health protocols. Palakpakan po muna natin ang bawat isa dahil lang. Ang galing. Sa saludo ko sa ating lahat, pinakita natin yan sa buong mundo. Para maiba naman, no? Nasanay na kasi yung buong mundo sa ating sa pagsakay sa andas, paghawak sa lubid. Viva! Pagsigawan, pag-ikot-ikot ng mga banyo, pagsiko-siko. Mga hindi mahulugan na karayom sa dami ng tao. Pinakita na natin yan sa maraming nagdaan na taon. Pinakita naman natin ngayon sa ibang aspeto na marunong pala magdasal, magnilay ng taimtim, tumingala sa Poong Jesus Nazareno. Ang lahat ng kanyang deboto dito sa Quiapo Church, sa palibot ng Quiapo Church at sa lahat ng deboto na nagsisimba ngayon sa Facebook Live, TV Maria, YouTube, Twitter, sa abroad at mga probinsya. At iniimbitahan ko po si Father Ramil. Palakpakan po muna natin si Father Ramil at si Father Benny. At iniimbitahan ko ang aking dalawang kapatid na pari dito na bindisyonan namin kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas po natin ang ating mga kamay. Mahal na po Jesus Nazareno sa pamamagitan ng iyong krus at walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanwa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalang nila, mga imahe ng dasalan at ang lahat ng deboto na walang takot na nagsisimba ngayon sa Quiapo Church, sa palibot ng Quiapo Church, sa live streaming, sa abroad at mga probinsya na pagpapakita ng pag-ibig sa inyo, Senyor, at sa kapwa-tao at tumihiling
ng grasya sa inyo sa bagong taon na ito. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Fathers, at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pananamisa, may tayo.